You call mommy. She wants to see them again. Where? There, mommy. You call mommy. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitip, makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Norwich Mountain. Pinalik ng park. Turning over. Alright, good morning everyone. And yung nasa likod ko, it's a school dito sa malapit sa amin. And grade 8 yata, yung grade 8, school ng grade 8 yan. So this property, yung nakikita nyo, yung binanggit ko sa inyo before, it's going to be on, nasa almost final stage. May darating na mamaya na assessor na mag-assess kung tama ba yung presyo ng bahay na to. But for the meantime, it's almost done. So ayan yung harap ng bahay. Tapos may isang access door dito, or access way pala, not access door. So merong access way dito papunta sa likod. And ito yung bahay namin. So kitang-kita lang, di ba? Kapit-bahay na pagkapit-bahay. House na to will be available, or siguro magta-turnover siya a month from now, starting November 15. Ang ginagawa na lang dito ngayon is really having some finishing touches sa basement. Yung kanyang basement is nilalagyan na lang carpet. So again, this is a 3-bedroom house, and this is really very good sa mag-uumpisang family. Again, bago yung gas, pinalitan na ito. So bago yung kanyang gas meter. Tapos ayan, dadaan ka rito sa likod. So ibig sabihin, kitang-kita, monitor din namin kung sino yung pumapasok at lumalabas dito, kasi ito lang yung pinaka main access way papunta roon sa likod. So ayan, wala siyang garahe pero meron siyang carport na pwedeng dito yung mga sasakyan. Tapos ito, tinatapos na nila yung pinaka basement. So maganda rito, meron na rin siya, ginawa na nila ng deck. Ang malupit pa nito, it's really close, so wala talaga makaka-access or wala makakasilip. Then they have their air conditioning unit, and even yung furnace, meron na ring heater. Ginawa nila ng magandang lawn. Lawn ba yun? Lawn? Basta yan, ni-landscape din ni Darcy, which is very good. Wala nang problemahin. And then, bagong ano, hydrometer. So yan, in-upgrade na lang din nila yung mga panels and mismong yung kuryente. So, balak tong iparenta ng nakabili. So yan, mamaya may darating na assessor dito para i-check kung tama ba yung presyo. But for the meantime, this property will be a rental property. Magiging available to within November, second week, if ever meron kayong mga kakilala na papunta dito sa Canada, or may mga family na nandito sa Canada and they're trying to look for a house for rent. So nakita namin yung loob nito. It's really fully renovated ng maayos at maganda, which is sobrang ganda. As in, para ka nasa condo unit. Wala ka nang problemahin dito, wala ka nang aayusin within the next 10 to 15 years. So which is very very good. Titira ka na lang talaga rito. Tapos yung appliances, bago yung ref, bago yung stove, yan. Yung cooking section dyan, bago rin yan. So hindi ka mamumblemang masisira yan within the next 5 to 10 years. Tapos yung master bedroom, it's have a good space para magkaroon ng king size bed. So meron din siyang extra room sa main floor na magiging accessible para magkita-kita kayong family na nandiyan dyan. So hindi mo na kailangan umakyat. So ayan. So tapos yung bathroom, may shower, may toilet, and it's very good space din para doon sa talagang just enough space. Especially ito, ito yung window na to. Ayan, yung window na yan, that's the main master's bedroom. So again, sabi ko nga sa inyo, yung basement right now, it's really under renovation. So mamaya nga, may pupunta rito na maglalatag ng carpet. And pag nalatag yung carpet, tapos na rin yung room na nasa baba. Katapat nun is a washroom. Not really a washroom, a toilet. So meron din siyang functional toilet na nando doon. Tapos yung washer and dryer nando dyan din. So again, this is going to be very efficient doon sa mga papunta rito sa Canada, especially kung may family na looking for a house for rent. Maganda yon. Tapos kung meron kayong relative na gusto nyong papuntahin dito sa Canada, or a student na pwede nyong tulungan, this property is also good
na pwede nyong to become a starter, starter home or starter house for rent. And ayan, at least meron kayong sariling space, hindi kayo nakikipagsiksikan sa may mga apartment na nandiyan dyan. Yung rent for per month is to be discussed. Hindi pa namin alam kung magkano yung rental nito every month, but again, rent plus the utilities. Siguro ang utilities nito for hydro, pag sinabi mo kasing hydro, it's the kuryente, yan, yung electricity, and yung furnace or yung gas. So most likely 200 per month, or sabi na average of 200 per month during the winter, and then pag summer is mga around $70 to $90 per month. Kasi ganun lang din naman yung presyo ng aming hydro kapag dito sa bahay namin. So it's good. It's hindi naman siya ganun kataas. So depende na lang yan sa pagtitipid ninyo. Tapos yung water bill, usually ang average niyan is $25 per head per 3 months per month. So sabihin na natin mga $200 per 3 months yung sa tubig. So ayan. So if ever meron kayong mga kakilala or may mga kamag-anak kayo or may mga student or may family na family of 3, family of 4 or siguro 2 families, pwede dito na maghati na lang din sa rental property or dun sa rent or dun sa ibabay dun sa renta. So kung 2 families, magaan yan. Hati na lang din sila, which is ang mas maganda dyan is yung family na may kasama pang kakilala pa, or ang maganda dyan is may kasama or may kakilala pang family na pwedeng maghati na lang din sa rent, which is mas makakatipid yun kasi yun, usually yun yung mga ginagawa ng mga ibang nationality rito. Baba, magre-rent sila, mag-house for rent sila, tapos hati-hati na lang sa lahat. Which is, dito naman kasi kapag nandito ko na sa Canada, magiging busy ka na rin sa trabaho, sa school ng mga bata, and trabaho. And especially itong mga ganitong bahay na nabibili namin or bahay na binibili dito sa Canada, usually it's a good investment din. And usually ang bahay naman dito tinutulugan, tinitirahan, and then ang mga tao naman dito is talagang busy during the weekdays and minsan during also the weekends. But again, it's a good location na rin naman dito sa lugar namin, and for almost 6 years na nandito, okay naman kami, wala namang masamang nangyayari sa amin. And yan, at least if ever magkapit bahay lang tayo, I can check on you, I can look kung may maitulong kami sa inyo or kung meron kami may advice. At least pwede tayong mapagkwentuhan dito lang sa yan, dito lang sa bakod namin, ayan oh. So ayan. So maganda to. So let me know if meron kayong mga kakilala, mga kaibigan na looking for a house for rent. So ayan. Message nyo ako sa Facebook page ko or sa mismong Facebook ko, John Tigno, and then we are happily to assist you in the future. So dun sa magiging kapitbahay namin, we will going to have more fun. Magkukwentuhan lang tayo, magdi-discussan lang tayo over the bakod. And maybe mas marami pang tip ang pwede ko sa inyong maibigay, or mas marami pang mga advices, especially for those people that trying to go here dito sa Canada. Or maybe tip para din makakuha ng magandang bahay na kagaya nito. Ihatid ko na pala yung mga bata ngayon. It's almost around 9 o'clock in the morning. So hanggang dito ko na lang tatapusin tong video na to. Sana matulungan nyo akong makahanap ng renter dito sa bahay na to. And kung may kakilala kayo, kaibigan, again, it will be really appreciated kung meron. And hopefully, we are just looking for a Filipino. Yung Filipino family, yun yung priority namin na makapagkuha or makakuha ng unit na to while they're starting here dito sa buhay sa Canada. So at least, di ba, magkapit-bahay na tayo. So again, dito ko lang tatapusin itong video na to. So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa buhay sa Canada. And we'll see you on to the next one. Maghahatid pa ako ng mga bata.